Hello mga Kapay and Love TV, happy Advent season. So as we prepare ourselves of the coming of our Lord Jesus Christ, meron tayong mga sakristan na magsiserve. So before sila sasalang sa serbisyo, we will ask them to prepare themselves, their spirit, their soul, as part of our preparation of the coming of Lord Jesus Christ. We will have a confession together with our new sacristans. So this is a short story, catechism for them. So come, mga Kapay and Love TV, let's meet them. Lakad ka lang, sige. So mga Kapay and Love TV, paano nga ba magpumpisal? No? First and foremost, examination conscience, no, na talaga tayo ay nagsisisi sa mga kasalanan natin, tapos we try to give ourselves to God to offer our sins, and we try to not to offend Him anymore, no, and to live as a good Christians. So paano nga ba mag-umpisal? So let's ask this sa Christians, no, kung ano nga ba yung proseso. No, let's ask Brother Benedict, ano ba yung unang proseso ng pag-umpisal? Make the sign of the cross. So, we acknowledge that God alone can forgive sins. No, we acknowledge that God alone can forgive sins, and the priests are just the instrument, the mercy of God. So, the next thing, Brother James. Bless me, Father, for I have sinned. Bless me, Father, for I have sinned. Father, bakit nga ba, bless me, Father, for I have sinned? Ito po, ang pari po ay nagiging instrumento sa grasya ng Panginoon, no? So the third thing. This is my last prayer. This is my last confession was. The last confession. Bakit nga ba natin sinasabi kung kailan yung last natin kumpisal, no? Para malaman ng pari, no? Malaman ng pari, tsaka sa atin din na we will be reminded na matagal na pala tayong hindi bumalik sa Panginoon, na matagal na tayo hindi nangumpisal, no? At saka may idea din yung pare kung saan siya magsisimula sa pagbigay ng advices, no, or counseling. Ang pang-apat na proseso sa confession ay pag-amin sa kasalanan. So mga Kapay and Love TV, dito na natin sasabihin yung mga kasalanan natin. Hindi yung kasalanan ng iba or magrarason tayo sa naging kasalanan natin, hindi. Kundi sasabihin natin yung tunay na kasalanan natin, na pinagsisisihan talaga natin. No? So next, the fifth process is act of contrition. Now we ask forgiveness to God, no? We will pray the act of contrition. Maraming mga penitent na hindi alam ito, no? After you said your sins, no? Ang pari ay magre-request na dasalin itong act of contrition. So, let's pray. So, let's request our sacristans to kneel down and let us pray the act of contrition. Repeat after me. My God, I'm sorry for my sins with all my heart. For my sins with all my heart. In choosing to do wrong. And failing to do good. I have sinned against you. Whom I should love above all things. I firmly intend. With your help. To do penance. To sin no more. And to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ. And died for us. In His name. My God. Have mercy. Natapos na ang kumpisal, magbibigay na ng absolution at saka penance yung pari. Let's ask Brother Michael, ano yung mangyayari last?
thanksgiving and promise dahil pinapatawad na tayo at mga ko na hindi na makasalanan. So yan yung proseso ng confession. So brothers and sisters, I know it's very difficult to admit our sins and confess, no? Pero huwag tayong mabahala kasi yung Panginoon ay very merciful and very loving. So sana naway magbigay inspiration ito sa atin, no? Na while preparing ourselves for this Advent season. Okay, so brothers, naghihintay na si Father sa inyo. So come, tara.